Hindi lang pala tayong mga NBA fans mga idol ang nagtatanong kung ito bang si Andre Iguodala ay babalik pa dito sa team ng Golden State Warriors. Miski pati kanilang owner mga idol ay nagtatanong din. Sa interview niya nga kasama si Iguodala, sinabi niya, "So, are you coming back next year?" Sabi ni Andre Iguodala mga idol, "You all want me to come back?" At sinabi nga rin ng podcast partner na ito ni Andre Iguodala na si Evan Turner na kailangan nga daw na 28 million ang ibayad dito nga kay Andre Iguodala para bumalik dito sa team ng Golden State. At reply naman ni Joe Lacob mga idol, hindi nga daw makukuha ni Iguodala yung ganong kalaking pera. Pero sa interview nga ito mga idol, walang sinabing magre-return na itong si Andre Iguodala. Wala nga siyang nilinaw doon mga idol, nagbiruan lamang sila na ito nga ni Joe Lacob. Kaya naman ang mga Warriors fans mga idol ay sinasabi, baka mamaya hint nga ito kahit for one more season ay bumalik itong si Andre Iguodala sa team ng Golden State. Or kahit nga mag-retire na nga daw siya mga idol, dapat ay sumali nga siya sa coaching staff nga daw na itong team ng Warriors bilang player developmental coach. Pero nga mga idol, sa interaksyon at sa update ng ito ay parang itong si Iguodala ay hindi pa rin sigurado na magre-retiro. Usually kasi ang mga NBA player kapag gusto na nilang mag-retire, sinasabi agad nila, hindi na sila nagpapatumpik-tumpik pa. Pero mukhang may pangamba rin, meron din sigurong pagdududa si Andre Iguodala kung magre-retire na ba siya or hindi. Kaya nga mga idol, ibig sabihin nito, mataas pa rin ang posibilidad na itong si Andre Iguodala ay bumalik pa rin sa Golden State kahit isang season pa. Pero anyways mga idol, pag-usapan nga natin itong team ng Utah Jazz dahil ang NBA G League Grand Rapids head coach na si Jason Terry ay iha-hire nga nila as an assistant coach ng kanilang bagong head coach na si Will Hardy. Hindi man malinaw ang rason na ito ang team ng Utah Jazz kung bakit nila kinuha ang former player na si Jason Terry. Pero mga idol, ang alam natin kay Jason Terry ay isa nga siyang NBA champion, isang NBA veteran, alam na ang galawan sa NBA. Dahil alam nyo ba, 19 seasons lang naman ang tinagal ni Jason Terry sa NBA at mostly sa team ng Dallas Mavericks. At kilala nga natin siya bilang shooter dito sa NBA at pinatunayan niya yan sa kanyang career 3-point percentage na 38%. Pero nga mga idol, sigurado ang experience, ang championship DNA, ang veteran leadership ni Terry ang hinahanap na itong team ng Utah Jazz. At pag-usapan naman natin ang sinabi ng NBA logo na si Jerry West at sinabi niyang si Kevin Durant ay baka nga daw magstay dito sa team ng Brooklyn Nets. Sabi niya, "For him to want out, I can see why. Wherever he goes or to my best guess, he's not going to get traded. You can't give enough to get a guy like Kevin Durant." Ayon nga dito sa Clippers consultant na si Jerry West, baka hindi ma-trade eto nga si Kevin Durant nang dahil mahirap nga siyang kuhanin dahil siya si Kevin Durant. Feeling niya na kahit ano pa ang i-offer ng mga NBA teams ay hindi nga sasapat sa kanya. Hindi mapapa-oo ang team ng Brooklyn Nets. Kaya naman sa mga latest update kay KD mga idol ay parang panay bad news ang kanyang natatanggap. Panay pagpapalinaw na baka hindi na nga siya matrade at magstay sa team ng Brooklyn Nets. Pero anyways nga mga idol, yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming nga salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalibutan na mag-like and subscribe. Bye!